Magandang araw! So, welcome ulit sa ating pag-aaral tungkol sa mga rehiyon ng Pilipinas. At sa video nga na ito, ay kikilalanin natin, papasyalan natin ang Rehiyon 10 o Hilagang Mindanao. Handa ka na bang pasyalan ang rehiyon na ito? Tara, samahan mo ako. Unang impormasyon na dapat nating malaman tungkol sa rehiyon na ito, kaya siya tinawag na Rehiyon 10, Hilagang Mindanao, dahil of course, matatagpuan natin ito sa hilagang bahagi ng Mindanao. Ayan, makikita natin ang kanyang lokasyon sa mapa ng Pilipinas dito sa larawan na makikita natin sa screen. So, nandun siya sa bandang northern part ng Mindanao. Ito rin ay isa sa mga pinakamalaking rehiyon sa bansa, kung saan halos 62% ng lupa sa rehiyon na ito ay kagubatan. So napakayaman din ng kanilang likas na yaman, no? Kilala rin ito bilang may pinakamalaking producer o may reserba ng mga produktong kahoy sa bansa. Kilala rin ito sa pagkakaroon ng malalaking plantasyon ng mga prutas. Halimbawa na lamang sa Rehiyon 10 natin matatagpuan ang malaking plantasyon ng Del Monte, Philippines. So yung mga iniinom pala natin ng mga pineapple juice, ayan, dito yan naaani sa Rehiyon 10 sa ilalim ng kompanyang Del Monte, Philippines. Wow, no? Hindi lamang mga anyong tubig, kundi mga anyong lupa. Napakayaman ng rehiyon na ito. Ginagawa na rin ang rehiyon na ito na agro-industrial center o sentro ng agrikultura at industriya, kung saan pinagsasama na nila yung dalawang aspeto na iyon para mas ma-maximize nila yung likas na yaman na meron sila. Mataba rin ang mga lupain sa rehiyon na ito at malaki rin ang produksyon ng yamang mineral na nickel dito. So yan, hindi lamang yamang lupa, yamang tubig, kundi pati yamang mineral. Napakayaman at napakasagana talaga ng Rehiyon 10. Ito ang ilan sa mga pangunahing produkto na maaaring maani o makuha rito. Una ay ang niyog, palay, abaka, pinya, kape, repolyo, saging, sibuyas, troso, mais, at rubber. Ayan. So yan ang mga pangunahing produkto na maaari nating maani sa rehiyon na ito. Ngayon naman, tignan natin ang mga lalawigan, okay, at mga kabisera nito na makatatagpuan natin sa Rehiyon 10 o Hilagang Mindanao. Una ay ang Camiguin, kung saan ang kabisera nito ay ang Mambahaw, ang Misamis Oriental, kung saan ang kabisera nito ay Cagayan de Oro City, ang Misamis Occidental, kung saan ang kabisera nito ay ang Oroquieta City, ang Lanao del Norte, kung saan ang kabisera ay Iligan City, at syempre ang Bukidnon, kung saan ang kabisera naman nito ay ang Malaybalay City. Ngayon, isa-isahin na natin ang mga lalawigan sa Rehiyon 10. Handa ka na? Unahin natin ang Camiguin. Ayan. So ito ang ilan sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa Camiguin. Ang Camiguin ang pinakamaliit na probinsya sa rehiyon. Okay? So ito ang pinakamaliit na probinsya sa Rehiyon 10. Matatagpuan dito ang 7 bulkan, kabilang na ang Mount Tempong, Mount Mambahaw, at Mount Hibok-Hibok. Marami ring mga taniman ng lansones at mga saging na iniluluwas sa ibang bansa or ine-export sa ibang bansa. So, di ba? Upang world class ang ating mga prutas. Ilan sa mga pokpasyalan dito ay unahin natin ang Mantigue Island Nature Park, kung saan maaari kang maglakad sa buhangin patungo sa gubat o kaya naman ay dumaan sa mga tulay na yari sa kawayan habang pinagmamasdan ang mga ibon, unggoy at iba pang hayop na makikita sa daan. Ang lugar din na ito ay protektado ng pamahalaan. Maaari ka rin sumakay sa isang glass bottom boat upang makita ang magagandang coral reefs at mga isda sa ilalim ng dagat. So imagine mo yung boat, glass yung ilalim niya, tapos kapag ikaw ay tumingin sa ibaba, makikita mo ang mga magagandang coral reefs at ang mga isda sa ilalim ng dagat. Dito din sa Camiguin natin makikita ang Giant Clam Nursery, kung saan matatagpuan natin ito sa Caliba Beach, ang Giant Clam Conservation and Ocean Nursery, kung saan 2,600 clams ang pinangangalagaan nila.
Mayroon ding siyam na species ng clams sa buong mundo. 7 sa mga ito ang makikita dito. So wow, no? Napagyayaman talaga nila. Hindi lamang yung mga yamang lupa natin, kundi yung mga yamang tubig natin katulad nitong mga clams. Okay, sa kamigin yan, ha? And isa sa mga famous na kanilang festival o pagdiriwang na kanilang isineselebrate o idinaraos taon-taon ay ang Lanzones Festival. Idinaraos ito tuwing Oktubre sa isang linggong pagdiriwang na ito. So hindi lamang isang beses, isang araw ito pinagdiriwang, kundi week-long celebration talaga. Ang mga tao ay nagsusuot ng tradisyonal at makukulay na kasuotan at sumasayo sa kalye na may mga daladalang lansones sa saliw ng malakas na musika. Mayroon ding mga beauty pageant at cultural shows at mga natitinda ng handicraft at souvenir. So yan ang Lanzones Festival sa Camiguin. Ngayon naman, dumako tayo sa Misamis Oriental. So, ito ang ilan sa mga impormasyon tungkol sa lalawigan na ito. Nakahimlay sa sentro ng Hilagang Baybayin ng Mindanao ang Misamis Oriental. Isa ring mahalagang pantalan or port ng Mindanao ang Misamis Oriental. Dito din natin matatagpuan ang PVDEC Industrial Estate, kung saan espesyal ito na lugar ng mga pagawaan at pabrika. At narito rin ang kauna-unahang iron sintering plant na nagsusupply sa kumpanyang Kawasaki sa Japan. So ayan, yung Misamis Oriental, hindi lamang yung Pilipinas ang kanyang pinagseserbisyon, no? Kundi pati pala ang kumpanyang Kawasaki sa Japan. So ayan, proud Pinoy, right? Matatagpuan din sa lungsod ng Cagayan de Oro ang planta ng Del Monte na nag-aangkat ng mga produkto sa Asia Pacifico. So yan, makikita niyo sa picture, alam ko marami sa inyo familiar sa brand na to, Del Monte, yung mga pineapple juice, yung mga fruit cocktail, no? Yun ang products ng Del Monte Philippines. At matatagpuan pala ito sa Misamis Oriental sa Cagayan de Oro. And imagine niyo yung mga prutas talaga natin, dahil matatamis ito at masasarap, inaangkat pa to, ini-export pa to sa iba't ibang mga bansa sa Asia Pacifico. Ito ang isa sa mga pangunahin o pinakamagandang pook pasyalan sa Misamis Oriental. Ang Mapawa Nature Park. Isa ito sa maaaring pasyalan na lugar sa lalawigang ito, ang Mapawa Nature Park sa Cagayan de Oro City. Matatagpuan dito ang magagandang talon, pools, zip lines, horse fields at trails kung saan maaaring mag-hike o trekking. So, di ba parang 2-in-1 na siya? Pwede kang mag-hike o trekking, pwede ka rin mag-swimming kapag nakakita ka ng talon o ng pools. And if you're too adventurous, kung gusto mo mag-try pa ng mga extreme sports, pwede ka rin mag-zipline, di ba? So, napakaganda sa Mapawa Nature Park. Sunod naman ang lalawigan natin ay ang Misamis Occidental. So sa Misamis Occidental, nilikha ito sa bisa ng Legislative Act No. 3537. Agrikultura rin ang pinagkukunan ng kabuhayan dito at ang mga pangunahing pananim nila ay niyog, palay at mais. Pagmimina rin ang isa sa mga kinabubuhay ng mga tao dito, kung saan nakakakuha sila ng mga yamang mineral tulad ng ginto, ng chromite at ng manganese. Hindi lamang sa anyong lupa sila mayaman, kasi pati anyong tubig, meron din sila. Mayaman din sa pangisdaan ang lalawigang ito, lalo na sa mga lugar na malapit sa dalampasigan at sa mga fish ponds. Alam mo ba na ang lungsod ng Tangub ay may pantalan o fishing port na kilala sa pag-aangkat ng mga pagkaing dagat o seafood? Alam ko sa inyo, marami sa inyo mahilig sa seafood. So perfect talaga ang Misamis Occidental para sa ating mga mahihilig sa seafood, no? Pero dahan-dahan, kasi alam ko din na ilan sa atin ay allergic sa ilang seafood. Pero
kahit na ganoon, we still praise God kasi napakalaking blessing nito para sa lalawigan ng Misamis Occidental. Ito naman ang isa sa mga pangunahin o mga pokpasyalan sa Misamis Occidental. Unahin natin ang Sapang Dalaga Waterfalls. So maliban sa napakagandang tanawin, pinaniniwalaan din ng mga matatanda sa lugar na ito na mayroon daw isang encantada o isang fairy na naliligo sa talon pagsapit ng gabi, kaya tinawag ang lugar na ito ng Sapa ng Dalaga. So meron pala siyang medyo mythical story, no? So interesting kasi totoo kaya na may dalagang naliligo, may fairy na naliligo sa talon na ito tuwing gabi? So ayan. So yun yung isa sa parang pinaniniwalaan nilang storya. So yun yung history ng pangalan na Sapang Dalaga Waterfalls. Sunod naman ay ang Baubawon Island. Matatagpuan ito sa bayan ng Plaridel at ito ay binubuo ng maraming mga isla. Maaaring marating ang lugar na ito sa pamamagitan ng pagsakay sa bangka o paglalakad sa 800 meters na tulay habang binabagtas ang mga bakawan o mangroves. Pagdating sa lugar na ito, maaari kang lumangoy, magdiving at mag-snorkeling. Ayan. So, perfect na naman itong lugar na ito para sa atin na mahihilig mag-try ng mga water sports, no? So, alam niyo na yan, adventurous si Teacher Sherin. Kaya, kung ako ay nariyan, for sure, itatry ko lahat ng extreme water sports. Ayan. Sunod na lalawigan natin ay ang Lanao del Norte. So sa Lanao del Norte, alam niyo ba na idinagdag ito sa Rehiyon 10 sa ilalim ng Executive Order 36 kasama ang lungsod ng Iligan na kabisera ng lalawigan. Agrikultura rin at pangingisda ang pangunahing hanap buhay o kabuhayan ng mga tao rito. Karamihan din sa mga pabrika ay matatagpuan sa kabisera nito na lungsod ng Iligan. So napakayaman, no, ng lalawigan na ito. Hindi lamang agrikultura ang meron sila, kundi pala isdaan o pangingista, game na game din sila. Isa sa mga famous attraction, okay, tourist attraction dito sa Lanao del Norte, ang kilalang-kilalang Maria Cristina Falls. So, di ba? Picture pa lang, napakaganda na. At napakataas na talon nito. Natalon na ito, no? Napaka lakas din ng current ng tubig na bumabagsak dito. Kung kaya dahil doon, alam nyo ba na pangunahin itong pinagkukunan ng hydroelectric power sa buong Mindanao? So yun pala, kaya pala malakas ang kanyang current kasi ginagamit siya o pinagkukunan siya ng hydroelectric power sa buong Mindanao. So di ba, hindi lamang siya pwedeng paglanguyan o isang parang perfect background pag nagpipicture, kundi meron din palang purpose yung current na ng water na bumabagsak mula sa talon na ito. Kinukuha nila yung hydroelectric power na ito, then dinatransform nila para makapag-supply ng kuryente sa buong Mindanao. So, di ba? Praise God for Maria Cristina Falls. And ang huli nating lalawigan ay ang Bukidnon. Dito naman sa Bukidnon, ito naman ang pinakamalaking lalawigan sa buong Rehiyon 10. Isa itong talampas na may magandang pastulan ng baka. So tandaan natin, ha, na ang Bukidnon ay isang talampas. Pinagmumulan rin ito ng supply ng manok, baboy at baka. May pinakamalaking produksyon din ng palay at mais at iba pang mga prutas at gulay ang Bukidnon. Dahil din sa malamig nitong klima sa buong taon, alam nyo ba na nagtatag din dito ang Del Monte Philippines ng 10,000 hektaryang plantasyon ng pinya. So, di ba, hindi lamang isa, kundi dalawa pa lang Del Monte Philippines na plantasyon ang meron dito sa Rehiyon 10. At
Diba? We wonder talaga kung ilang pinya, ilang libong mga pinya ang kanilang naaani, 'di ba, sa isang taon. So praise God na may ganitong ganitong anyong lupa na available sa rehiyon na ito para mapagtamnan ng mga gulay at mga prutas. Isa din na sa mga kanilang festival o kilalang festival sa Bukidnon ay ang Kaamulan Festival. So mula ito sa salitang binukid na amul, na ang ibig sabihin ay magtipon o magsama-sama, or in English, together. Ito ay isang pagdiriwang ng mga kaugalian at tradisyon ng pitong pangkat etnikong naninirahan sa Bukidnon. Sila rin ay nagsasayaw ng sama-sama at nagsasagawa ng kanilang mga ritual at katutubong laro. Ito rin ay idinaraos taon-taon mula huling bahagi ng buwan ng Pebrero hanggang Marso 10, ang petsa ng anibersaryo ng pagkatatag ng Bukidnon bilang isang lalawigan. So malapit na pala, no, yung mangyayaring Kaamulan Festival. Pero ito, napakahalaga para sa kanila na ipinagdiriwang talaga nila ito taon-taon. Ayan ang Kaamulan Festival. Sa mga lugar o mga lalawigan sa Region 10 na natalakay natin sa araling ito, ano ang pinakagusto mo at bakit? Aabangan ko ang inyong sagot sa ating live sessions. Pero sa ngayon, magkita-kita tayo para sa part 2 ng ating pag-aaral tungkol sa Region 10, Hilagang Mindanao. Paalam sa inyo, grade 4. Magkita-kita tayo. Bye!